It's a brand new day. Wake up every morning and say it's a brand new day. I'm so excited. Maglalaway na. Hi guys, welcome back to our channel. It's me again, Bong, and nandito yung gang. Say hi guys. Hi. Babe, we just landed here sa Lawag International Airport. And yes, mag-a-adventure tayo sa Ilocos. We took the 4 a.m. flight from Manila. Tapos medyo delayed na isang oras. So siguro mga less than an hour yung flying time. And ito, mag-aabang na tayo ng sundo natin. Ito na, ito yung sundo natin. Kuya, yung sa pambigan. Ayun guys, so mukhang merong tricycle doon. Pwede nyo sakyan papuntang bus terminal. Okay guys, nasa may Paway na tayo. 2 hours ba daw yung drive papuntang Bigan. Hi guys, so we just arrived here dito sa Bigan. Sorry, andito na kami sa hotel namin, nasa labas. Ayun. Hotel Mercante. It's currently 8 a.m. guys. So from Lawag Airport, dumiretso kami dito. Check-in time mamaya pang 2 p.m. So okay lang naman din kasi pwede naman magala dito sa may Calle Crisologo area. So dito kami nag book ng hotel. First thing siguro gagawin namin, maghahanap kami ng kakainan. Food trip muna tayo. Of course, nandito tayo sa Ilocos guys. So, we're going to eat yung mga famous food. Siyempre, andyan yung ano, yung bagnet. Yung empanada. Sana may makita tayo ngayon bukas. And yung mga pinakbet, no? Kaya na yung mga kalesa. Yung Calle Crisologo, dinadaan-daanan lang natin to pagka pupunta tayo ng Ilocos. But kami, we decided na mag stay dito ng isang araw. Explore natin ng mabuti yung Calle Crisologo. Dito yung mga kalesa nakapark. Mag-aantay. Mamaya, magaganyan tayo. Ito na yung famous delicacies dito sa Ilocos. Bagnet, pinakbet, longganisa, tsaka yung empanada nila. Hanapin natin. Kung may makita tayo. And here is Calle Crisologo. Ay, sayang mayroong ano. May construction na sira. And this is Leona Florentino. Tahu muna tayo guys dito sa Bigan, Calle Crisologo. Trap 30 pesos. Daming bilihan ng mga souvenir dito. Mamaya tayo titingin-tingin dyan. And you know, bagnet 1 kilo 550. Ref magnet 3 for 100. Take a number, take in a name, you code at the door and welcome to the game. Hi guys, so dahil maaga pa and wala pang bukas na mga kainan masyado, mag-tour na tayo kagad. Ito si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? JR. Si Kuya JR. Magaling mag-picture to. Kaya siya ang nakabudol sa atin na mag-tricycle tour kagad. Punta daw tayo ng Hidden Garden. Yun ang unang stop natin. Kakain tayo doon at hindi pa kami kumakain. Let's go. Sa Hidden Garden.
Dito daw yung kainan, sabi ni Kuya. Tingnan natin, merong mga souvenir. May mga tinda silang bonsai. Ito yung pangalan ng restaurant dito sa Hidden Garden. Lilong and Lilang Restaurant. Tapos meron silang set menu daw. Native Ilocano Specials. Ito na siguro yung order natin. Halos lahat meron na ng mga famous delicacies dito sa Ilocos. Ayun guys, order na lang tayo ng a la carte nila. Yung set daw hindi pa available, maaga pa yata. Dumating na yung order natin guys, ito yung Pokey Pokey. Parang hindi pa ako nakakain nito. Excited ako tikman to. Tapos yung vegan longganisa nila. And yung bagnet. Uy, ito masarap. Ilocanong surupa yan, pe. Ilocanong surupa. Let's taste the Pokey Pokey. Let's try it. Mmm. Oo nga. Nasa nga siyang ensalada. Parang, paano i-pronounce? Pokey Pokey? Pokey Pokey? Ito yung vegan longganisa. Let's try. Sarap pa siya. Hindi ko alam. Let's eat guys. Masarap ba yung... Yeah. Yung Pokey Pokey para siyang ensaladang talong. Yung bagnet dito guys, medyo ang laki ng portion ng taba. Siguro may makakain pa tayong mga bagnet na mas masarap dito. First bill pa lang naman natin dito sa Ilocos. Bill out na tayo dito sa Hidden Garden. Yung long silog 180, yung bagnet natin 220, bagnet silog pala yon. Yung Pokey Pokey 330. 775 yung bill natin. Yung food, good siya as lamanchan. Pero I'm guessing hindi ito yung best ng Ilocos. Trees or 7K, 6K. Plant price 6,000 for 5 pang CR o kwarto po pwede man. Twice a month lang po pagka didiligan. Magkano yung ganyan? 250 yung single sir, 500 yung tatlo. May binibenta pala dito mga plants. Super daming plants dito guys, ang ganda ng plants. Okay guys, tapos na tayo dito sa Hidden Garden. Next stop daw natin yung Baluarte, yung Zuni Chavit Singson. Try doon. Dito pala sa Baluarte guys. Tatlo yung types of ticket. Package A, yan lang yung mapupuntahan. Package B, yan yung 300. Yan lahat daw pwede puntahan. Ito yung package A saka B, merong half on, half off. May shuttle service. Pag walk-in, ito yung 100 lang. Walk-in. To 10 years old yung discounted. Saka senior, 300 yung kinuha natin. Yung package B, yung all access. Feeding area na sheep, alpaca, camel, ostrich, saka mini horse. You know. Look at the camel. Huwag ka masyado lumaki. Ayan. Gutom. Uy! The camel. Nandito kami ngayon sa feeding area dito sa Baluarte. Ito sila oh, the kids. Ito si Ethan. Magpapakain, takot na takot. Ethan, tingnan mo yung feet oh. Boom! Dinosaur levels. Si Maharot.
sasakay na kami sa shuttle service dito sa Baluarte. Safari Gallery. Okay guys, nasa second station tayo. Safari Gallery, tsaka merong pwedeng mag picture taking dito sa Big Cat na antok. Ganda. Dito tayo sa Safari Gallery guys. Ang totoo, anibus po ba ito? Lahat po sir, totoo po sir. Preserve na lang. Maka-preserve? Bale, taxidermy po tawag na preservation nila sir. Taxidermy, no? Opo sir. Ano to? Lahat trophy ni Sir Javi? Bale, nahunt niya po. Lahat trophy po, po yung mga ulo-ulo, karamihan po yan. Ah, eto po? Talagang nahunt niya po buo na po talaga. Ah, talaga? Pinakamatandang elepante daw po sa South Africa, kaya pinahunt. Ah. Ayan guys, tapos na tayo dito sa Safari Gallery ni Javi. Pupunta tayo ng Station 3. Okay, bale. Feeding area daw ng white lion tsaka ng mga tigers. Nandito po yung mga parrots po natin. Yan po yung kakawan po natin pag naging isa po. Pero pag dalawa po sila is kakatingin. Yun. Yes, kakawan yan. Silipin natin yung mga white tiger. Oh, go. Oh no, we're gonna see something. Yeah, it is. Oh no. Cover your eyes. Kids, cover your eyes. It's done. Mabilis lang sila eh. Merong na-witness yung mga kids na dapat hindi nila ma-witness. What can you say about what happened? Okay. Nag-breed. Equals more. More lions? Saktong-sakto. Sa malapitan. Hey, what can you say? Nice. With what happened? What's nice about it? Nothing happened, bro. Yes, there is. That's Tinatong it. Tinatong niya lang. That's it, bro. I didn't see any action. That's it. It's barely any action. Sa may giraffe na po. Ay. Fourth station. Fourth station. So may giraffe station. Pupunta po doon. Ito rin po nag-taping wow. Sila po ko back dito sa FDJ's Outrovian Channel. Bale, open po yan yung public po. Na talaga? Open po yan yung public. Pwede po kayo mag-check in po dyan. Puli po ito. Ngayon yung babies nila. Station daw mga reptiles, snakes, crocodiles. Naka-aircon? Hindi po. Ay, hindi? Okay, hindi okay po sir, pwede ako yan, pang lunch. Sir, thank you po. Thank you po sir. Thank you. Iguana, iguana. Let's check out the crocodiles. Tayo ng coke guys, ang init. Dito. Sorry, sa bawat station may mga tindahan eh. So, pwede kayong mag-rehydrate. Actually, may 30. May ice cream. Kaya po yung Coke? 50. Ice cream muna kami guys. Tsaka soft drinks, palamig lang. Kagardo na ako. Ang itsura ko. Hindi na maintindihan. Yummy? Exit, entrance, last station na tong crocodile station. Hindi masyado maganda yung crocodile. Actually, nandyan naman. Pero ang konti lang na makikita. Maliit sila, pero marami. Okay guys, we're done here sa Baluarte. Dito may mga souvenir shop. Bilihan ng souvenir. Hanapin natin si Kuya JR. Para sa next stop natin dito sa vegan tour. Mag-enjoy ka!
sa baluarte. Pero kawawa yung mga animals, no? Oo, kawawa. So, Sir Chavit, tama na yung pagkuha ng mga trophy. Dami na nun. Kawawa yung mga animals. Anyway, huwag kayo magagalit sa amin at pumunta kami dito. We're just curious kung anong meron sa loob. Next stop natin, pottery making daw yata to. Nagawa ng, well, gumagawa ng mga pots. Once, merong mga palayok. Merong sungka. Yeah, different souvenirs. Dito pa lang pottery daw pala. Ah, ito. Ito. Ayan, oh. Kaso walang gumagawa ngayon, baka naka-break. Here. Dito ginagawa yung mga pots. Ganito yata. Yeah, let's go. Nag-entertain. Siguro lunch break. Ano oras na ba? 1. Baka lunch break, guys. Walang tao. So, let's go. Guys, andito tayo sa National Museum, Padre Burgos House, sa Vigan. Anyway, bawal daw ang camera yata, so tingnan natin. Baka hindi tayo makapag-vlog sa loob. Sisilipin lang namin to, mabilis lang. Ito siya. Okay, guys, we're done sa museum dito sa may Vigan. First museum na pinuntahan natin yung house ni Father Burgos sa Gumbursa. And yung sa likod noon, yung nandoon, parang memorabilia tungkol kay President L.P. Jokerino. Bawal mag-video, guys. So, yeah, baka pakita ko na lang yung mga pictures na nakuha ko dito sa montage na susunod. Okay, guys, andito tayo sa Bell Tower. Actually, magkakalapit lang yung mga tourist spot dito. Malapit lang sa Calle Crisologo. Ang pinakamalayo siguro yung ano na, yung baluarte. And yun lang yung may entrance, guys. Alos lahat. Free lang. Kailangan nyo lang mag-register dun sa mga entrance. San Agustin Parish Church. Ah, San Agustin. Yes, po. Ayan po yung Bell Tower pa natin. Tinayo pa ng 1591. Okay. That's 433 years from now. Using as Watch Tower and then Bell Tower from San Agustin. So Bell Tower kasi po ginagamit sa simbahan. Mm-hmm. Watch Tower naman po kasi kita na po going to West Philippine Sea and then going to Cordillera Mountain. Kita siya dyan. So bawal na daw pala umakyat, guys, sa taas. Kasi nung naglindol may nasira. So hindi na safe yata. Hindi mo na makikita si Annabelle, Donabelle, si Bilbel. Yun, sabi ko na patok na patok sa akin yung mga joke na ganun, eh. Sabi ko sa inyo, titimbrehan nyo muna ako pagka magjo-joke kayo, eh. Baka mag-million views yan. Yun! Ito si Kuya, oh, tour guide natin. Pangalan mo, Kuya? Crisanto Cruz. Wah, Crisanto, kapangalan mo yung lolo ko, ah. Okay, guys, tapos na tirayo agad. Mabilis lang kasi nga hindi naman makakapasok. Introduction lang or overview or information tungkol sa Bell Tower. Yep, next stop, actually last stop na yung Crisologo Museum, guys. Tingnan natin kung ano makikita doon. Okay. Okay, guys, andito tayo sa Crisologo Museum. Yep, wala namang entrance, pero Congressman Floro Crisologo. Ito po yung mga damit po na ginamit ni Sir Floro Crisologo po. Okay. Lahat po sila is authentic, except lang po sa Granada at sa Baril. Okay. And question po, pwede mong bigyan mo muna kami ng history, sino si Floro Crisologo? Kasi he was the governor po dati. Governor ng... Sorry, kala ko alam niyo. I want to know.
father of SSS yung gumawa nung batas para magkaroon ng SSS. Sir Florok is a local boy. Nag-member po siya ng Philippine Civic Action Group. Apo. Or nag-volunteer. Tapos nakasama din po niya sa former President Sir Fidel V. Ramos po. Okay. And si Sir Florok is a local PL. Siya is commissioned lieutenant colonel po siya. Tapos nabasa ko, father of SSS? Apo. Ano yun? Siya yung... security system. Siya po yung nag-author. Nagawa ng batas. Nag-author ng batas. Okay. So siya yung nag-author ng batas na magawa yung SSS. Okay. Sige. Office ni Ma'am Carmeline Petrisolo po. Ah, yung asawa? Opo, yung asawa. Ito pa? Siya. Okay. Kasi matagal na namin pinupuntahan yung Cali Crisolo po. Hindi namin alam kung sino si Crisolo po. Saka kinalbert po siya sa dining conference po. Laki ng bahay nila, no? Mayaman sila. Mayaman sila. Yung gamit. Tsaka ito din po, modern year refrigerator. Ginagamitan po ng yellow. Ito po yung oldest noon. Ito, no? Dahil po sa mga itim-itim na yan, dahil accumulated smoke po yan. Dahil sa mga uso na nanggagaling pag-aaral. Ah, pag nagluluto? Opo. Ah. Dito po yung mini dining table po. Collection pa ni Ma'am Carmeline. Wala. Anak ni Ma'am Carmeline sa Pasifik. Ganda dito guys. Meron dyan, mainit lang. Tignan nyo naman. Kita na sa hulas na ako. Bedroom po nila. Yung gamit yung noong ano, pinakali siya. Oo. Ayun o. Assassinated. Saan siya pinatay? Sa St. Paul Cathedral Church. Habang nagsisimba? Opo. Before election po. Uy. Gamit ni Ma'am Carmel po, na-ambush po siya. Na-ambush rin siya? Opo, sa vaccine sa loob. Karabi naman ang dami ng mga... Matakot naman pala sa Ilocos dati. Hiner. Ate, pang lunch. Napagod ka sa dami ko kasi tanong eh. Thank you ha. Thank you po. Ano pangalan ulit ate? Charmaine po. Charmaine. Okay. Thank you Charmaine. Thank you din po. Salamat. Okay guys, papababa tayo kay Kuya dun sa sikat na bilihan na empanada dito. Okay. Eto si JR. Mabait yan. Magaling mag-picture. Human drone eh. Nalagay ko yung number dito sa baba. Yung number niya pag gusto niyo mag vegan tour by tricycle. Mura lang maningil guys. Pag kinin niya sa amin, 600. Wala na kayong mag-usap. Si JR. Mabait. Tayo sa pinakasikat daw na kainan ng empanada. Ito. Casa Jardin. Empanada and ukoy. Vegan. Pinakamahal 220. Merong empanada king 1 foot 220 pesos. Ang dami. Tapos yung okoy nila 75 pesos. Actually, ang balak namin bilhin yung double special kasi yun yung best seller. Sinaantay na lang natin yung empanada natin at saka yung okoy ni babe. Andito tayo sa ilalim ng puno ng kamyas. Kamiya sa taas guys. Sarap nyan. Asim. Oo, ang init guys. Sinabot kami ng tanghaling tapat dun sa vegan tour natin. Double special empanada dito sa vegan. I'm so excited. Naglalaway na ako. Let's taste this. Hatiin na natin yung vegan empanada nila. Ooh, look guys. Let's taste this na walang sausawa. Sarap. Medyo oily lang kasi nga pinbay. Pero masarap. Gamit. Ganyan.
try na natin yung sawsawan, guys. Nag-provide sila ng onion, chili, and asin. Tapos, Ilocos vinegar. Gawa kita sawsawan. Let's try this. Super sarap nung may suka na, guys. Saka may sili. Yummy. Naging kumpleto yung lasa ng empanada. Okay. Happy na kami sa food na kinakain namin dito sa Ilocos. Yummy. You like it? Oh, babe. Sarap. Sarap lalo pag may suka. Nagustuhan mo ba yung lasa? Katry na ni babe yung ukoy. Lasa. Torta pa rin. Tortang may hipon. Masarap. Sabi nila papaya daw pala yung gulay dito. Dami. Sarap. Kahit medyo oily. Kung nilagyan mo nung suka, Ilocos vinegar, nag-neutralize na. May itlog. Hi guys, so tapos na tayo kumain dito sa Casa Jardin. And yes, ang sarap ng empanada nila. The best. Kaso hindi pa kami nakakatry ng iba, pero ito pa lang, sarap na kami. Punta na tayo ng hotel. And mag-check-in na. Actually, end na natin tong vlog dito. Kasi mamaya gagawa tayong separate vlog dun sa hotel tour tsaka Calle Crisologo at night time. So, yeah, end na natin itong vlog. Nagpunta tayo kanina sa from Manila. Nag-airplane tayo papuntang Lawag. So, yung 10-hour drive. Usually, 10 hours yung drive eh, from Manila to Ilocos. Naging 1 hour na lang. And we used our Cebu Superpass. Iba sa inyo na marami pang mga Cebu Superpass, pwede nyong gamitin yon sa Lawag kasi ang dami, parating available yung Superpass sa Lawag kasi marami sigurong slots pa doon pagka Lawag kayo pupunta, kaya namin kinamit to. And yes, nagpahatid kami from Lawag Airport dito sa Vigan. Dito kami magsistay ngayon sa Calle Crisologo. Nag-tricycle sa Vigan tour kami kanina. So, ayun. Nagpunta kami ng baluarte, mga museums, bahay ni Father Burgos, Crisologo Museum, yung kay Elpidio Quirino, Bell Tower. Okay, kumain kami sa Hidden Garden. Ang ganda ng mga plants doon. Sana abangan nyo pa yung mga susunod nating vlogs dito sa Ilocos. Tomorrow, magta-travel tayo Pacquiao. Pupunta tayo ng Pagudpod, tapos yung mga pwedeng daanan ng mga tourist spot, dadaanan natin. So, abangan nyo yan, guys. So, thank you for watching, guys, and don't forget to like, share, and subscribe on our channel, and see you on our next Ilocos adventure. Bye-bye!